Maalala ko pa, Kaigo, nung first year college kami, that was in 2010, tanda, no? Pagpasok pa lang ng professor namin, may pambungad na siya na tanong. Sabi niya, kung ang nursing student nagtapos at pumasa sa board, ano ang tawag sa kanya? Tinawag yung isa naming classmate. Sabi niya, nurse po, sir. Very good, sabi nung si prof. Sunod na tanong niya, kung isang engineering student naman, nagtapos, pumasa sa board, ano naman ang tawag sa kanya? Tinawag yung isang classmate din namin. Sumagot din na, engineer po, sir. Very good, sabi naman ni prof. Pangatlo na tanong niya, kung ang criminology student, which is kayo yon, nagtapos at pumasa sa board, ano ang tawag? Tinawag yung nasa likod, sabi ng classmate namin, police po, sir. Reaction ng prof namin. So walang tumawa sa amin nung sumagot siya ng pulis. Ibig sabihin, walang nakakaalam ng sagot. Kasi kung alam namin na criminologist pala ang tawag is, syempre, tatawa kami, panigurado. So, sino nga ba ang isang criminologist? Pag-uusapan natin yan dito sa Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower ng College of Criminal Justice dito sa PLT College of Ginubatan. So you have completed all the requirements. Naayos nyo na kung meron kayong deficiency. Just like incomplete, na-comply nyo na. Natapos nyo na din yung practicum 1 and 2, the required 540 hours. Natapos nyo na din yung considered ng karamihan na mahirap, I guess, which is the criminological research. Then, nalaman mo sa professor mo, sa dean mo, na kasali ka sa mga magtatapos, kasali ka sa listahan ng mga magagraduate. Okay? Ngayon, ang tawag na ba sa'yo is criminology graduate? Hindi pa. Kasi ang tawag pa lang sa'yo kung ganun is candidate for graduation. Ngayon mga kaigo, kailan naman tatawagin na isa kang criminology graduate? Siyempre, unang-una mga kaigo is you have attended the commencement exercises. Kasi dun sa part ng graduation ceremony, magsasalita yung school president or yung school head. Diba sasabihin niya doon, by the power vested in me, by blah, 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 I hereby declare you graduates. So mga kaigo, that's the time that you will be called or considered as criminology graduate. Now mga kaigo, sasagutin na natin kung sino nga ba ang isang criminologist. In its simplest explanation mga kaigo, ang isang criminologist ay pumasa sa board exam for criminologist or pinasa niya ang licensure examination for criminologist. Ganyan ka simple. Okay? Diyan ka matatawag na criminologist kung ikaw ay pasado sa board exam. Pero mga kaigo, let us take the legal definition of criminologist. Pag sinabing legal, mga kaigo, is definition na galing sa batas. Okay? Sa una kong video o sa mga hindi pa nakapanood ng aking first video dito sa ating YouTube channel, please watch after this. Doon ko in-explain yung ano ang BS Criminology. Okay? So doon sa video ko, nabanggit ko yung two laws na talagang related sa BS Criminology. Yung RA 6506 and RA 11131. Although yung RA 6506 is being repealed na or na-repealed na ng RA 11131, but for the sake of knowledge, we will still discuss kung ano ang definition ng criminologist dun sa RA 6506. Okay? So unahin muna natin ang RA 6506. Ganito ang mababasa natin sa Section 22. Criminologist defined. A criminologist is any person who is a graduate of the degree of criminology, who passed the examination for criminologist, and is registered as such by the board. Ang tinutukoy pong ditong board is Board of Examiners for Criminologists. Yun kasi ang tawag noon. Kasi pagdating ng RA 11131, PRB na ang tawag.
okay? PRB, Professional Regulatory Board for Criminologists. Yan ang tawag ngayon. Okay? So, balik tayo sa RA 6506. Tatlong element, mga kaigo, para matawag ang isang taong criminologist based from this one, from this law. Number one is graduate of Bachelor of Science in Criminology. Pag-graduate ka. Okay? Number two is you pass the board exam for criminologist. Ibig sabihin, passer ka. And number three na kailangan yung tandaan is registered doon sa PRB or yung Professional Regulatory Board. So, tatlo lang yan. Graduate ka ng BS Criminology, pinasa mo yung board exam for criminology, and registered ka sa board or sa PRB. So, yan ang mga elements. Hindi dapat mawala ang isa. So, kailangan kompleto yan. Okay? Kompleto ang tatlong yan para matawag ka na isang criminologist base sa RA 6506. Okay, punta naman tayo sa latest law, which is the RA 11131. Ganito ang mababasa natin ang definition of criminologist sa Section 4, Paragraph G ng batas na ito. Registered criminologist refers to a natural person who holds a valid certificate of registration and an updated professional identification card as criminologist issued by the board and the commission pursuant to this act. Okay. So bago natin explain, doon po sa RA 6506 is ang tawag is criminologist. Pagdating dito sa RA 11131, ang tawag na is registered criminologist. Okay? So dito sa RA 11131, kung sa previous law is tatlong element or bagay ang dapat ninyong tandaan, dito is dalawa lang. Okay? Dalawang document or two elements in order for a person to be considered a criminologist. Number one is, meron siyang certificate of registration. Dapat valid ito kasi ang binanggit sa batas, valid certificate of registration. So, dapat registered ka na sa board. Kasi ang mag-i-issue nitong certificate of registration is the PRB. Okay, dapat valid kasi alam nyo naman, ang dami ngayon na namimake ng mga documents. So, in-specify po ng batas na valid certificate of registration. Second documents or two elements para matawag ka na criminologist base sa RA 11131 is meron kang PIC, Professional Identification Card. Or ito yung kilala natin mga kaigo na PRC license. Tandaan, in-specific din ng batas na dapat updated. Kasi pag expired na ang iyong PRC license is that is not considered. Okay? So updated dapat. Ibig sabihin hindi expired. So yan mga kaigo, ang dalawang documents or two elements or dalawang bagay na kailangan nyong i-consider para matawag ang isang tao na criminologist, dapat meron siyang Certificate of Registration, ini-issue po yan ng PRB, and Professional Identification Card na ini-issue ng PRC or the Professional Regulatory Commission. Ngayon mga kaigo, baka tanungin ninyo, Din, ano po ang, pag may nagtanong, ano po ang sasabihin namin? Kukunin ba namin sa RA 6506 or kunin namin sa RA 11131? Well, I have said kanina na ang susundin na ngayon is RA 11131. Kasi makikita nyo po sa title ng RA 11131 yung word na repealing. Ito yung repealing for the purpose of RA 6506. Kaya, ang masusunod na ngayon is RA 11131. So tulad ng nasabi ko, diniscuss lang natin ang RA 6506 kahit repealed na ito for the sake of knowledge. Para may knowledge naman tayo na may ganitong definition. Kasi mga kaigo, yung definition ng RA 6506 parang kinompress lang dito sa RA 11131. Ano yung mga elements na meron sa RA 6506 na wala sa RA 11131? Ito yung criminology graduate ka dapat at passer ka. Kasi yung certificate of registration, nagpapatunay kasi na
passer ka. Kaya ulitin ko, the definition na galing sa RA 6506, kinompres lang dito sa RA 11131. Kaya ang susundin na natin ngayon na batas is yung latest, which is the, ulitin ko ulit, paulit-ulit, RA 11131. Meron pong resolution ang PRB, resolution number 6. Ganito po ang title. Resolution allowing the use of the title the registered criminologists and to append the initial R-CRIM after their names. Alam nyo kasi sa nursing, mga kaigo, pag registered nurse ka na, nilalagay sa huli ng pangalan na RN, registered nurse. Ganun din sa mga teachers. Nilalagay din nila yung LPT, licensed professional teacher. Ganun din sa mga medical doctors, ang nilalagay MD. Tayo naman, through this resolution by the PRB, pwede na tayong maglagay. Okay, pwede na tayong maglagay ng initial na R-CRIM sa huli ng ating mga pangalan. Okay? Kaya through this resolution, pag kayo ay naging criminologist na, mga kaigo, is hahaba na ang mga pangalan ninyo. Okay, alimbawa ako, Eisenhower A. Adagan, comma, and ilalagay ko R-CRIM. Ang ibig sabihin po ng R-CRIM is registered criminologist. Ganito po ang mababasa natin sa paragraph 6 ng resolution na ito. Wherefore, in view of the foregoing considerations, the board resolves, as it hereby resolved, that registered criminologists shall be allowed to use and append to their names the professional title R-CRIM. So para naman ma-recognize yung mga criminologists na gaya ko, okay, gumawa ang PRB ng ganitong resolution para i-recognize through using the initial R-CRIM na ibig sabihin registered criminologist. Tandaan, mga kaigo, is nilalagay ito sa huli ng pangalan. Okay? Hindi tulad ng mga lawyers na attorney, ATTY, nilagay sa una. Gaya din ng mga engineers sa una din. Okay? So ulitin ko, through this resolution, we are now, okay? We are now allowed to use the initial R-CRIM to our names, meaning registered criminologist. So ayan, mga kaigo, I hope I have provided you with the simplest definition on who is a criminologist, especially yung legal definition. Sa mga susunod na video natin, i-discuss na naman natin kung ano ang ginagawa ng isang criminologist. So sa mga hindi pa nakasubscribes dito, subscribe na and hit the notification bell para ma-suggest ni YouTube at ma-inform din kayo kung may mga bagong video. Thank you for watching. Mabuhay!